Eh, what is up mga bubuyog? So sa video na ito, ituturo ko sa inyo yung pinakamadaling paraan or shortcut sa pag-add at pag-subtract ng mga fractions. Let's go! Ayan, so isang maulang araw po sa ating lahat. So kung naririnig po niyan, yung noise na yan, ulan po yan. So, pasensya na ho. So, ngayon, kung napanood niyo po yung last video natin, napakita po natin doon yung process ng pag-add at pag-subtract ng mga fractions, both kapag similar fractions, yun yung magkaparehas yung denominator, or dissimilar or unlike fractions, yung hindi magkaparehas yung denominator nila. Now, ang conventional method talaga is hanapin yung least common denominator. Pero, merong shortcut way or mas madaling paraan kung sakaling nahihirapan ka sa paghanap ng LCD at kung yung mga problems talaga na imposibleng mahanap yung LCD niya or it will take a very long time para mahanap yung LCD or yung LCM, yung least common multiple. So, ayan. Tignan po natin kung paano yan gagawin. So, for example, meron tayong problem na yung 1 half plus 1 third. Di ba ito madaling mahanap lang yung kanyang LCD? Di ba? Kasi ililista natin yan, mahanap natin yung LCD ng nito is 6. Kasi di ba parang malistahan lang yan, 2 or 3. So for example, yung multiples ng 2, 2, 4, 6, 8. Tapos yung 3, 3, 6. O nakita agad natin, magkaparehas na yung 6 na to. Ito yung LCD niya. And then we do the conventional way of adding or subtracting. I-divide natin sa 6 divided by 2 is 3 times 1, 3, 6 divided by 3 is 2. Times 1 is 2, so plus 2. Bale, 5 over 6. Madali lang pag ganyan, pero paano pag yung problem natin is 5 over 7 plus 6 over 13. So, try nyong hanapin yung LCD gamit yung ganitong paglilista. So, try nyong i-post mo yung video at isolve nyo yung pinapasolve ko. Ayan, so, kunwari, so pinost mo ba yun? Ayan, so tignan natin. So, siguro nung tinry mong sagutan, mahirap, di ba? Kasi kung makikita natin, yung ating denominators dito ay mga prime numbers. Ibig sabihin, wala silang prime numbers. Prime numbers are numbers that are only divisible by 1 and itself. So, for example, itong 13 and 7, wala na prime numbers yung mga yan. Okay? So, hindi talaga matatagalan tayo kapag gagawin natin yung ganitong paraan ng paglilista-lista. So, ang shortcut way kapag ganito na yung problem is just to do this way. Okay? So, yung denominator po ng ating sagot ay yung product ng dalawang denominator na to. So, ipag-multiply lang natin to, yun yung ilalagay natin dyan. Okay? So, ito, 13 times 7. So, bale, 13 times 7. Multiply po natin yan. 7 times 3, 21. 7 times 1 is 7, tapos plus 2 kasi naka-carry yun eh. Tama ba? Naka-carry. O, tama ata. 9, 91. Ayun. So, yung andito po ay 91. Yun na po yung denominator ng sagot natin. Ngayon, yung gagawin na lang natin mga bis, i-cross-multiply na lang natin to. Okay? Ito, i-cross-multiply natin to. Cross-multiply, ibig sabihin, pag-timesin natin yung dalawa. Cross-multiply kasi gagawa tayo din tayo dito ng cross. Okay, so unahin natin tong isang yung unang cross ito. 5 times 13. Okay, so 13 times 5 parehas lang, balik ta rin. So 5 times 3, 15. 5 times 1, 5 plus 1 is 6. So 65 lagay natin dito. Yung operation natin is plus. So plus i-cross ito naman. 7 times 6 is equal to 42. Ayan, so madali na lang. Pag-add na lang natin to. 65 plus 42. 65 plus 42. And ilan to? 5 plus 2 is 7. 6 plus 4 is 10. So, 107 over 91. So, yun mga bis, no? Sana nag-gets niyo yung process. Pwede rin namang gawin niyo ulit yung parang ginagawa natin dito. Parang 6 divided by 2 times 1. Pwede rin yun. Pero parehas lang kasi yung result eh. Kapag kinross multiply niyo, tignan niyo. Ito, 91 divided by 7, yung sagot niyan, mga bis, is 13 rin. Kasi nga, pinag-multiply lang natin yung dalawa eh. Try nyo sa calculator po. 91 divided by 7
is equal to 13. Tapos same rin, itatimes natin sa 5. So I hope gets natin yan. Okay, more examples pa. Kunwari, yung problem natin is, lagay natin dito, 1 over 11 minus 1 over 17. Okay, so paano natin ito sasagutan? Kung makikita nyo, ang hirap nang gawin yung paglilista, di ba? Kasi yung dalawang to is prime numbers. Or kahit man hindi yan prime numbers, basta malalaki na, medyo mahirap nang hanapin yung kanyang LCD, di ba? So, gawin natin yung shortcut method, yung mas madali. So, una, pag-multiply natin yung dalawang denominator. Ayan. So, 17 times 11. Bale, 1 times 17 is 17. 1 times 17 is 17. Ayan. So, add natin. 7 plus 1 is 8. 187. So, yun yung denominator natin. Tapos, cross-multiply na lang natin. Okay? So, 17 times 1 is 17. Minus 2, kasi minus po yung operation natin. 11 times 1 is 11. Okay. So, 17 minus 11 is equal to ilan? 6. Tama ba? Tama. Okay. Tapos, 187. Ayun. So, don't forget, i-check nyo kung pwede pa siyang masimplify o hindi. Yung 6, divisible siya sa 3, di ba? Pero yung 187, divisible kaya siya sa 3? I don't think so. Kasi kapag i-add mo lahat yan, 8 plus 7 is 15 plus 1, 16. 16 is not divisible by 3. So, feeling ko final answer na natin ito. Kasi kapag by 2, hindi rin eh. Kasi 6 divided by 2, pwede. Pero yung 187, hindi naman siya even number. So, hindi siya pwedeng ma-divide sa 2. Okay? Ayan lang mga busy, no? Okay, ngayon, kayo naman. For example, yung problem natin is ganito. 2 over 7 plus 1 over 19. Okay, so pause the video and try po niyong sagutan yung ating problem dito. Ayan. So, sagutan na po natin. Tingnan natin kung tamang nakuha mong sagot. So, ulitin natin. Pag-multiply lang natin yung dalawang denominator. 7 times 19. 19 times 7, ayan. 7 times 9 is 63. Mali yun. Sorry. Ayan, 63. 7 times 1 is 7 plus 6 is 13. So, 133. Tapos, cross-multiply na lang natin. 19 times 2 is equal to 38. Plus, kasi plus yung operation doon, 7 times 1 is 7. So, pag-add na lang natin itong nasa taas, 38 plus 7 is equal to 45 over 133. Okay, so makikita natin. Feeling ko, final answer na natin to kasi hindi na natin to pwedeng masimplify. Lowest term na rin ata to. Kasi yung 45, pwede siyang ma-divide sa 9, 5, pero yung 133, I doubt hindi siya pwede. Okay, so yan. That will be our final answer. So, that's it mga bis, no? Kung mahirap nyong ma-predict, ito lang, tip lang. Kung mahirap ma-predict kung ano yung LCD natin or kung ayaw nyong maglista-lista, pwede nyong gawin yung shortcut na to. Pero, kung sakali, yung problem naman natin is madaling mahulaan yung kanyang LCD or madaling makuha sa listaan, why not yun yung gamitin natin? Kasi at the end of the day, mahihirapan din tayong mag-simplify. Kunwari, yung problem natin, no? 1/2 plus 1 over 8. Mapapansin natin na yung least common denominator nito is 8. Bakit? Kasi kapag i-divide mo yung 8 by 2, walang remainder. Kapag i-divide mo yung 8 by 8, wala ring remainder. Okay, so pakita ko sa inyo yung dalawang way. Ito yung una na madaling mahula na lang. Kasi pagtingin pa lang natin, kung marami ka nang na-try na examples, kapag nakapag-practice ka na ng maraming beses, mahuhulaan mo talaga na 8 yung LCD nito. Or kapag ginawa mo tong paglilista, 8 yung LCD niyan. So, 8 dito, diba? Tapos, gawin na natin yung method doon sa similar or like fractions. 8 divided by 2 is equal to 4 times 1 is 4. Tapos dito, 8 divided by 8 is equal to 1. 1 times 1 is 1 plus 1. So, nakuha mo na yung sagot na 5 over 8. Okay, gawin natin ngayon yung shortcut na ganito. Tignan natin kung ano yung, paano yung proseso niya, kung gaano kahaba, okay? So, dito, gagawin natin dito yung shortcut, di ba? Pag-multiply natin yung dalawang denominator. 8 times 2 is
16. Tapos cross-multiply natin. 1 times 8 is equal to 8. 2 times 1 is equal to 2 plus 2. So makikita natin na ang sagot natin is 10 over 16. Ito, pwede pa natin itong masimplify. Divisible 2 sa 2, divisible 2 sa 2. So divided by 2, divided by 2. Okay, so 10 divided by 2 is 5. 16 divided by 2 is 8. Nag-arrive pa rin tayo sa the same answer. Yun nga lang, dito, medyo humaba yung sagot natin. Diba? So it's up to you kung kailan mo gagamitin yung ganitong shortcut. Yun nga, kung sa akin mo tatanungin, gamitin mo yon kapag mahihirapan ka ng hanapin yung LCD o yung least common denominator. Pero kung kaya mo namang hanapin, mas magandang gamitin mo yon para hindi ka mahirapan sa pag-simplify. Okay? Gets po ba? So I hope nakatulong po yun sa inyo. If meron kayong mga katanungan, kindly comment it down below at na-try po natin yung sagutan pag meron tayong time. Pero bago natin tapusin ang video na to, try nyo munang sagutan itong mga assignment ko para sa inyo. And kindly comment down below kung ano yung mga sagot nyo and I will reply kapag nakuha nyo ang tamang sagot. Okay? So una, 1 over 7 plus 3 over 17. Number 2, 6 over 19 minus 1 over 23. O, diba? Ang lalaking number. Isipin mo pag ginamit mo yung pagkuha ng LCD ito, mahihirapan ka talaga. Number 3, try natin yung 5 over 7 plus 1 over 3. Okay, that's it mga bis. Good luck sa pagsagot. Muli, ako po yung bubuyog na nagpapaalala sa inyong maglakbay, mag-enjoy, maglalong, manaliksik, maging matinik. Jabbing out. Bis ma'am. Pshh.